Ang istorya po natin, the story for today is tungkol ho sa volleyball. Nag-volleyball ang BIR at ang kalaban niya ay ang Cooperative Development Authority. At natalo po ang BIR by default. By default. Hindi po matin. Nag-default. Yan. Yan ho yung ating topic sa araw na to. Samahan ninyo ako sa ating panunuri ng mga nangyayari sa larangan ng taxation. So, pag mapapansin nyo, ay, ganito po kasi ako gumawa ng mga position paper. Yan. May mga template akong available ha, for sale. Ha. I-click nyo lang yung heart para mag-spread tayo ng love. Okay? So, ayan, dadahan-dahanin ko. Gusto nyong kopyahin? Walang problema. Kopya lang ng kopya. So, ngayon, ang kwento ho natin ay tungkol kay Stanley Ong, ang nagpadala. Nagpadala ng love letter. Nagpadala ng love letter. Alam mo, umahanga ako kay RDO, Revenue District Officer, Emilia Combes. Ma'am, saludo ho ako sa inyo. At ito si attorney daw to, attorney, pero hindi ko nako-confirm, si R.O. Stanley Ong, lawyer daw yan. Magandang araw po sa inyong mga minamahal kong taga-BIR. Ayan. So, na-receive ho yung letter nila nung kaka-receive lang. So, ipinasa. Ito na yung bola! Pak! Minasa. Tingnan mo nga to, sabi sa akin. Anong gagawin ko dyan? Tingnan mo! Binasa ko yung letter. Mamaya papakita ko yung letter. So, para maintindihan ninyo kung ano nangyayari, kailangan marunong kayong gumawa ng matrix. Ayan. Matrix yan eh, matrix. So, NOD, ba? Ito yung assessment sa NOD. 52 million. Okay. Sa PAN, ayan. 42 million. Aba, bumaba ng 10 million. Sa formal letter of demand, 43 million. Aba, tumaas ng 1 million. So, sinasabi dito, result of their reconsideration. Nag-recon kasi yung taxpayer. So, bumaba ng 8 million. Aba, alam ninyo, gusto ko lang ipaliwanag sa mga tao, pag gumagawa kayo ng letter, tandaan ninyo, yung taong gumawa ng NOD, iba dun sa taong gumawa ng PAN tsaka FLD. Magkaiba yan. So, hindi naiintindihan minsan ng mga taong ito, yung ito, itong NOD. So, ang gagawin nito, dahil minsan tamad, hindi ko naman sinabi yung gumawa nito tamad, eh, kukopyahin lang yung ginawa nito. Kopyahan lang. Sabi ko sa inyo eh, ha? Sa eskwela lang mahirap mangopya. Pero sa taxation, pwede kopyahan. So, alam nyo rito, dahil sa ginawa ni Emilia Combes at saka ni Stanley Ong na ginawang 8 million to, pwede nyong kasuhan itong mga nagsigawa na to ng criminal. Gross misconduct. Kasi po, eh, bakit ka nagkungulekta ng mas mataas sa sinasabi ng batas under section 269? Mali ho yun. Ito ho yung dahilan para i-present mo sa kanila na talagang mga mamali-mali silang tao. Yan. Yun yung pwede. So, nagpapasalamat ako again kay bossing Stanley. Ito po yung si Stanley. Tingin ko pwede yung lapitan tong taong to. Ah, mukhang mabait eh. Mukhang mapagkakatiwalaan. Mukhang sumusunod sa batas. Pero bossing, bossing Stanley, bagamat yan ang aking paniniwala sa iyo, yung ginawa mo kasing result of reconsideration, di ba? Kasi may formal letter of demand, nag-protest. Nung nag-protest, nag-issue siya ng report, result of reconsideration. Alam mo, first time in the history of the Republic of the Philippines na may gumawang ganun.
Sa totoo lang, sir, yun yung sinasabi ng batas. Walang sumusunod sa mga regional directors ng BIR. Siyempre, pag nag-reconsideration ng isang taxpayer o nag-file, maraming salamat uli kay Stanley, nag-file ng reconsideration o reinvestigation, bababa yan sa Revenue District Office. So, may responsibility yung RO, yung GS, at saka yung RDO na i-inform bago mag-issue ng final decision on disputed assessment. Ayan. Inform nila ano yung naging resulta doon sa reconsideration protest o reinvestigation protest. Hindi ginagawa, sir. Sa totoo lang, sir, personally, nababastusan ako. Nababastusan ako because hindi ako binabastos. Binabastos po ang legal system ng Pilipinas. Napakasakit isipin na mismong mga government officials ang nagbabastos. So, ito pong assessment to na ginawa po ng ating minamahal na Stanley. Sorry, bossing Stanley. Itong ginawa mong 8 million, potential na hindi na rin bayaran nung taxpayer. Because, mali din, sir. May mali dito. At in-inform ka naman nung taxpayer na wala kang jurisdiction. Hindi mo dapat ginagamit yung letter of authority because yung letter of authority from the beginning, sinabi ko na yan, sir. 2021 pa. Araw-araw. Sinasabi ko sa mga government official, yung letter of authority mo illegal eh. Ayun. So ngayon, gumawa ngayon ng pang-explain. Yan, in-explain na. Merong abuse of power, may gross misconduct, merong usurpation of authority na nangyari, di ba? So ngayon, ang gagawin natin, si Robert Mascarenha, yung presidente ng Barangka Credit Cooperative, dating congressman yan, sir. So inaalay ko sa mga kooperatiba, lalong-lalo na, sa pinopromote ko ang Metro South Cooperative Bank. Ayan. So sana umunlad po ang mga kooperatiba dito sa Pilipinas. Pinopromote ko rin ang Barangka. Ayan. Maging member kayo ng kooperatiba ng Barangka. So ang galing nitong ginawa ni ang galing, first time ito eh, napakaganda. So sana naman, maging ehemplo, kaya ako ginagawa to para maging ehemplo sa mga ibang BIR officials, ROGS, RDO, na sumagot kayo, di ba? Anong damages ang mai-incur ninyo kung sasagutin nyo lang yung mga protest ng taxpayer? Explain nyo bakit nyo din nire-reject? Yun lang naman eh, hindi nyo makailangan i-accept. Explain nyo lang yung dahilan nyo bakit nyo nireject. Pangit ka! Sabi, Mr. Maestro, pangit ka! Okay lang yun! Kaya ako nireject, pangit ka, Mr. Maestro. Okay lang yun! Diba? At least may alam ako. So, ito po yung recon. Ang ganda eh, ang ganda eh. So, tawagan nyo lang sa Barangka kung gusto nyo malaman papaano ko kinansel yung 52 million, naging 8 million. Paano natin ginawa yun? Hanapin nyo lang si Ida, si Gani, sa kanila kayo hihingi ng permiso at siyeng. Okay, nasa kanila ho yung technique na ginamit ko para ma-reduce ko yung kanilang deficiency assessment. Okay. So, ito ho yung sample ng formal letter of demand. Gusto ko yung makita. Ang pinanggalingan ng mga, ito naman ho yung preliminary assessment notice at ito yung notice of discrepancy. Sa mga nang humihingi ho ng requirement para ho sa aking franchise, ito po ang kailangan ninyong gawin, letter of intent. 50,000 lang naman ho yung franchise ko plus VAT plus EWT. Ang potential income po ninyo is 40,000 per client. So, mag-apply na ho kayo at yung template ko is available. Meron ho akong RTW o ready to wear. Pero gusto ko RTU, ready to use na template. At saka meron ho akong customize. Ibig sabihin ng customize is
gagawa ko from the scratch. Ayan, susukupong baga sa tailor, tailor ako, susulat, iskwala ko yung katawan nyo para makagawa ako ng fit na fit sa inyong pangangailangan. Do not forget to click the heart para ho ma-spread natin ang love. So, ito ho yung paraan para ho ma-reduce yung tax ninyo. So, kung kooperatiba ho kayo, lumapit lang ho kayo sa barangka. Hanapin nyo po si Bossing Robert. Si Yan, o sinabi ko, si Yan, si Yeng, si Igani, at saka si Ida. Kung gusto nyong makancel ho natin yung inyong deficiency tax assessment. Meron ho akong secret, open secret, na ibinigay sa Barangka Credit Cooperative. Kaya ho, meron ho silang relief sa kanilang deficiency tax assessment. Kaya ko rin gawin ho yan sa kooperatiba ho ninyo. Andiyan dyan ho yung number ko. I-text nyo lang ho. I-email nyo ho ako. Mga email addresses ko ho yan. Hindi actually email addresses ko. Nagsisinungaling ako. Mga email addresses ng mga staff ko, mga personnel ko. Sila yung i-text ho ninyo. So, pag gusto ho ninyo akong konsultahin, eh, babayaran ninyo ako. Okay. So, madali lang ho ang mga deficiency tax assessment ng lahat ng kooperatiba sa buong Pilipinas. 2017, 2018, 2019, 2020, 2020, 2021 lang ho. Kasi wala pa hong letter of authority para sa 2022. So, bumili na ho kayo ng template ko. At kayong mga BIR official, please, pag meron hong letter na protest ang mga taxpayer, mag-issue ho kayo ng notice of refutation. Ayan. Ganun lang ho, sir. At ina-encourage ko yung mga top management members ng BIR na baguhin na po. Baguhin nyo na po yung RR12-99 at mga amendatory niyan kasi ho, hindi ho malusog. Sinasabi ho ng ating bagong pamunuan na gusto ho nilang ma-promote ang fairness, trust, and confidence. Ayusin ho ninyo, maging transparent ho yung mga rules ng BIR, maging unison, maging equitable para mas madali hong maintindihan at masunod ng mga taxpayer. Okay? Masayang buhay po, masayang hanap buhay para sa iyo mga ka-taxpayer ko. Peace and happiness be with you for life. So, abangan po ninyo yung video ko matungkol ho sa mga pag-a-answer ng mga final decision on disputed assessment, formal letter of demand, and preliminary assessment notice. Kasama na ho ang notice of discrepancy. Hanggang sa muli! See you later, Mr. Internet Addict.